Guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video is magre-review tayo ng isang product ng Garnier. And this is the micellar water. So titingnan natin kung tunay ba siya or hindi. So kung gusto niyo makita, just keep on watching. And before the video starts, don't forget to subscribe and click the bell button to be notified if I have new uploads. So without further ado, let's start. And this is the product, guys. Ayan, this is the Garnier micellar cleansing water. Ayan. And this one is for sensitive skin. And meron din silang isa pa nito, yung kulay blue. Hindi ko lang sure kung para saan yon, but definitely ito siya. And it says here that removes makeup plus cleanses plus smoothes, no rinse off, face, eyes, lips, no added fragrance, no alcohol, dermatological and ophthalmologically tested. This one, guys, is 125 ml. And then, guys, sa likod is nakalagay. First all-in-one micellar cleansing water that gently removes makeup and purify your skin in just one swipe. Enriched with micelles, it capture and leave away residue like a magnet. No harsh rubbing needed. Suitable for all skin type, including sensitive and sticky and oily. No added fragrance and alcohol. Sabi sa result is, skin is perfectly clean, smooth, and comfortable. And then, doon sa direction niya is, on to cotton pad and swipe gently on skin, eye, and lips. No rinsing required. Soap is on the cotton. So, meron din translation. In Thai siguro siya. Guys, si micellar water pala is good for 6 months lang siya pag na-open. Ayan, nakalagay dyan. And ito yung Thai na sinasabi ko, Thai language. So, tayo sa price. So, dati, binibenta nila to, alam ko, 149 pesos. Ngayon is 89 pesos na lang siya. Ayan, nabili ko siya sa Watson. Siguro din kasi kaya sila nagbaba ng presyo because meron ng mga ibang brands na naglalabas ng micellar water na mas mababa yung presyo. Which is 99, I think yun yung nung hindi pa nila binababaan yung presyo. Yun yung nakikita kong pinakamura. But now, ngayong nagbaba sila for 89 pesos, mas mura siya. And sobra siyang nire-rave kasi hindi pa ako nakakagamit nito pero nakanood na ako ng review. But this review, guys, is my opinion, my experience about this product. So for me, yung 89 pesos is, as a student, okay siya sa akin. Mura, less than 100. Pero hindi ko sure kung ano yung performance niya. And guys, kung nagtataka kayo kung bakit ganito yung itsura ko, just because nag-film ako kanina and ilalagay ko na lang sa iButton or in the description box yung nagawa ko, Flores de Mayo makeup tutorial. So, sobrang bago niya, guys. Ayan. And then, bubuksan natin siya. So, dun muna tayo sa packaging. So, yung packaging niya is sobrang travel-friendly. It's a plastic. And gusto ko yung packaging niya kasi it's clear lang siya, makikita mo kung hanggang saan na lang yung product. Siyempre, mga information is mababasa mo yung direction. Ayan. And andyan lang yung logo ng Garnier. And gusto ko yung information nila na yung 125 ml is magagamit mo ng 60 uses. Gusto ko yung concept nilang yun. And sobrang minimalist lang. So guys, tingnan natin siya kung eto nga ba ang girl best friend na sinasabi niya. Kasi sabi dito, first all-in-one micellar cleansing water. And sinasabi niya rin dito is one swipe only. So, let's check. Meron akong cotton pads dito. Ayan. Ito yung nabibili sa Miniso. Maglalagay tayo. And wala siyang amoy. Kasi nakalagay doon kanina is no added fragrance. And then, sabi din doon sa direction is pour onto cotton pad and swipe gently on skin. So, ilalagay ko na siya. Actually, guys, dati, nagtataka kayo kung ano yung pinagre-remove po ng makeup. It's a toner. So, kaya pagka sa eye makeup na, sobrang hapdi sa mata. Wow! Wow! Sobrang full coverage yun. Yung foundation ko, guys. Wait lang, tanggalin natin to. Itong aking forces. Naka-waterproof mascara pala ako, guys. Yung Maybelline. In fairness, kahit napasok siya sa mata, hindi masakit. Tingnan nyo siya, guys, kung gano'ng kakapal yung makeup ko. So, itry natin siya sa lips. Pop lang muna para makita natin yung result. So, guys, ayan yung cotton. Grabe na sabotage.
Ayan, sobra siyang gamit na gamit. Happy ako, wow, in fairness. So guys, same procedure pa rin yung kabila naman. Guys, yung pangalawang cotton pads in this side. So guys, for the final is isa pang cotton pads and mag-try ulit tayo if may makukuha pa siya para mapatunayan natin na hindi na talaga natin kailangan mag-rinse off yung product na to, especially sa ating mga girls. Kasi pag magkabit ng makeup, ba't tamad magtanggal? Comment down below kung relate ka sa kasipagan pero katamaran sa pagtanggal. Ito siya guys, hindi masyadong malala, hindi siya sobrang lala tulad nito, medyo maputi naman siya, in fairness sa product na to. So guys, for my final thoughts is 100 thumbs up for this product. Hindi ko po siya in-expect na ganito siya kalupit mag-remove ng makeup as in, and yung peeling is para ka lang naglalagay ng toner, para ka lang nag-skincare. Siguro totoo nga yung sinabi niya na hindi mo na siya kailangan i-rinse off. Pero kung OC ka at gusto mo talagang malinis yung face mo, pwede naman. Pero eto kasi is, guys, pag sobrang pagod ka na tapos kailangan mag-remove ka ng makeup, the best. Tingnan nyo guys. Oh. Yung review ko pala ng Sansan na foundation, kung gusto nyo malaman kung gano'ng kakapal yung coverage niya, I will put also the link down in the description box or sa i button. Grabe guys, hindi ko in-expect. Hindi ako nag-expect ng ganun kalaki for this product kasi sobrang mura lang niya. Although hindi ko naman na-underestimate si Garnier. So, hindi ko lang talaga in-expect na even yung mascara kong waterproof, medyo natanggal niya. Tula naman siyang pinlinks na even waterproof, pwede niyang matanggal. So, okay pa rin ako doon. And if you ask me if I'm going to repurchase this product, definitely yes. And guys, for adding information lang pala, meron pa silang pinakamalaki nito. I don't know kung magkano at hindi ko din masyadong alam kung ilang ml siya dahil first time ko lang siyang ginamit. And actually, nung binili ko siya, hindi ko pa talaga siya ginamit. Ngayon lang, para mapatunayan sa inyo na bago siya, na first time ko talaga siyang ginamit. So, ayan. So, guys, sobrang ganda ng product. Sobrang thumbs up ako. Feeling ko tuloy kung bibili uli ako ng micellar water. Sobrang taas ng standard ko. Ever na bibiling ko yung tag 99 pesos. Sobrang high standard. Kasi ito palang 89 pesos. Napawaw talaga ako. What if bumili pa ako nung 99 pesos na product na micellar water na other brand. Tapos hindi siya ganun ka-effective. Definitely babalik ako dito. And may bago pala sila. Yung isa, yung kulay white ata yun. So guys, dito ko natatapusin ang ating review. Hope na nagustuhan nyo to. And kung nagustuhan nyo to, just give it thumbs up. Click the bell button down below para ma-notify ka. If I have new videos, pasensya na if maingay. So sana nagustuhan nyo to and I hope to see you on my next video. Bye!